what's up guys? Usapang play and earn games na naman tayo. At sa video na to, pag-uusapan naman natin tong isang upcoming play and earn. Pero ang genre nga nito guys ay tinatawag po nilang move to earn. So mayroong mga bagong genre dito ng mga play to earn. Nung nakaraan ay marami pong sumikat ng mga run to earn, you know? At ito nga move to earn naman ngayon. Geotactic RPG ang tawag nila guys. Ibig sabihin ay real life positioning po ang tinitignan dito sa game na to. At ito nga po yung AR craft or itong arsenal craft. So very early pa lang to ng stage ng project, pero i-share ko po sa inyo guys kasi mukhang quality naman yung project at pwede nyong abangan kung naghahanap kayo ng mga bagong genre ng mga NFT project. At ito nga po ay nasa Polygon Network. So arsenal craft, ibig sabihin mayroon dito mga crafting plus yun yung move to earn nila na mechanic. So titignan natin lahat ng yan guys kung anong pwede nating abangan dito naman sa project na to. Pero bago tayo mag-upisa, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi maging updated sa usapang NFT play and earn. AR craft. Yan nga po yung titignan natin ngayon guys. Or itong tinatawag ngang arsenal craft. So syempre merong craft sa pangalan ay meron itong crafting mechanics. Pero puntahan muna natin guys ano ba itong move to earn na to at tinatawag nga nilang geotactic RPG. Pero again bago natin puntahan yung mga mechanics na yan, meron po tayong giveaway dito guys. So mamimigay sila ng mga whitelist spot nitong AR craft. At pinublish ko nga po yan around 6 days ago eh, no? Dito naman sa Twitter natin. So meron pa po tayong ilang oras kung maabutan niyo po ito sa pagpublish ko na video. Nagraran po ito ng around 6 days na at matatapos nga siya in 16 hours. So meron pa kayong time, you know, kung gusto nyo nga makahabol dito naman sa whitelist spots nitong AR craft. Kasi upcoming pa lang ito para naman ay makasali kayo doon naman sa mga upcoming sale nitong AR craft. At itong Twitter link na to ay lalagay ko naman sa description sa baba. So balikan natin guys, no, AR craft join the first move to earn geotactic RPG. So geotactic guys, ibig sabihin yung mga GPS na mga mobile natin, you know, yan po yung gagamitin ng project para malocate tayo in the real world. So kung naalala nyo guys, parang Pokemon Go ang dating, you know? Pero dito nga ay meron silang NFT at syempre meron din silang mga play to earn mechanics. So dito sa drop nila guys ay magkakaroon nga sila ng 5,000 ng mga NFT, you know? Itong tinatawag nila ng mga craftsman. So itong mga craftsman guys, meron silang basic craftsman, ito nga ang hindi NFT. Yan, pwede po natin gamitin yan, libre naman pala natin matatry yung project. So wala kang gagastusin dito guys kung gusto lang natin itry, you know? At kung paano nga laruin yung game nila. Pero meron din naman silang NFT craftsman at ito nga po yung upcoming drop nila, itong NFT na. So itong NFT nila ay mag-unlock po ito ng play to earn mode at yun nga early access ng game bago nga ma-open sa public. So una kayo makakatest sa game at meron itong mga bonus na mga crafting speed, meron itong mga bonus na mga resources back. So may babalik na mga resources pero mamaya tignan natin yung mga resources na yan as marami ka makakollect dito naman sa geotactic RPG nila gamit nga itong mga NFT craftsman. So syempre kung gusto mo ng play to earn, ito po yung bibilin mo dyan, NFT craftsman. Pero kung gusto mo lang is matry yung project, malaro yung game, meron naman silang basic craft man. So pwede palang matry ng lahat ito pero hindi nga early yung mga walang NFT. So meron tayong mga nakikita mga item dito, get a taste of the gameplay. At yung pinaka mechanics ng game nakalagay na mismo dito, build, develop, fight and trade artifacts for crypto. So yun po yung pinaka mechanics ng game guys. So yung ibig sabihin dahil geotactic nga ay maghahanap tayo ng mga materials o itong mga crafting materials nila. Kung makikita niyo po, may metal, may teeth, may bone, kung ano-ano mga materials na nakakalat nga in real world location. So parang Pokemon Go on the thing. Kaso hindi tayo naghahanap dito ng Pokemon, naghahanap tayo dito ng mga materials na pwede natin gamitin sa pagcraft natin. So ano bang gamit nito mga materials? May nakalagay dito shit to. Hindi natin alam kung anong pwede nating i-craft gamit yung materials na yan. So collect resources, ito po yung sabi ko kayo na, di ba? Na lalabas tayo kasi nga move to earn yung pinaka-genre niya. Nung kasagsagan ng Pokemon, mayroong umaabot sa Luneta, mayroong umaabot sa iba-ibang klaseng mga location para makuha lang yung Pokemon. Dito naman ay gamit yung cellphone mo. Nakalagay dito guys, your phone is now a mining device. So gamit yung phone natin guys, pwede tayong mag-picture in real life. Tapos dun sa picture na yon at gamit nga yung GPS mo, ay meron silang algorithm kung ano makukuha mong resources dun naman sa mga picture na yon at dun sa location na yon. Dahil meron silang AI, pero very ambitious tong project na to kasi AI nga yung magdi-determine kung ano makukuha mong mga resources dun sa location na yon at dun nga sa picture na yon na pinicture mo in real life. So augmented reality po ang technology na ginagamit nila. At dito sa example na guys, yan, pinicturean niya yung kotse, no? Nakakuha siya na iba-ibang klaseng material. Siyempre, gamit
ginamit din yung location niya. So yan yung nakuha niya dyan sa location na yan at dyan sa picture na yan. Ngayon pag meron ka ng mga enough materials or itong nga mga resources mo, ay pwede ka nang magcraft itong tinatawag nga nilang artifacts. Kagaya nga po nitong mga weapons na to. At nakalagay nga dito guys, the game has hundreds of artifacts. So napakadaming pwede nating magcraft dito. Meron siyang iba-ibang mga durability, mga weight, battle qualities, etc. At yun nga, pagka-craft ka ng craft dito, mas tumataas yung chance mo na pwede ka makapag-craft ng mga rare na mga artifacts. Meron silang demonstration dito guys, kunwari na-collect mo na to, di ba, in the real world. Gamit nga yung cellphone mo, craft natin, yan, kukombine na sila. Nagkaroon tayo ng bone brass knuckles. So ito na yung rarity niya guys, so epic nga yung itong bone brass knuckles na to. At meron siyang damage, syempre meron din siyang itong health. Ngayon pag nag-hover tayo dito guys, kunwari iba-ibang klaseng weapon. Makikita natin dito kunwari itong parang mace na to, bone mace. Iba naman yung materials niya. So kukunin ulit natin yan sa real world. Tapos kukombine natin or ikakraft natin. So nakakuha na tayo itong jaw on a stick. So ganyan po umiikot yung pagcraft dito kasi nga arsenal craft siya. So crafting talaga ang pinaka mechanics ng game. Ngayon pag nakapagcraft na tayo guys, meron na tayong iba-ibang klaseng mga weapons, ay pwede na tayong mag-battle. So parang Pokemon din, pag nakakollect na tayo ng Pokemon, pwede na nating i-battle yan or pwede na nating labanan yung ibang mga Pokemon Master. Dito naman pwede na nating i-battle dito sa mga PvP at PvE arena. So meron tayong mga choice dito, meron tayong mga battle modes dito. So may weapon na tayo guys, syempre mas malakas yung weapon natin, mas mataas yung chance nating manalo. So rock paper scissor lang to guys, no? Match-match lang yung laban, maghahanap ka ng kalaban, parang ang Pokemon pag naglalaban ka sa ibang Pokemon, 'di ba? As Pokemon Master, dito naman maglalaban ka sa ibang players or maglalaban ka naman sa ibang mga bot or AI sa iba-ibang klaseng arena. Syempre gamit yung mga krinaf mo. At hindi lang po weapons guys, pwede rin kayo magkaroon dito ng mga skills kasi nga RPG yung mechanics niya. Pwede tayong mag-level up, pwede tayong mag-upgrades ng mga iba-ibang klaseng mga stats natin like endurance, luck, intelligence. At yun nga guys, mga skills, hindi lang skills you know, sa pag-fight. Meron ding skills dito, kunwari ay mas magaling kang mag-extract ng mga resources, mas mabilis kang mag-craft or mas mataas yung chance mo na pwede kang mag-craft. Mga skills yan dito naman sa game. So hindi lang po puro fighting skills you know, ang ino-offer nga ng game. Ngayon itong mga nakakraft natin ay mga NFTs po yan. You know? At syempre dahil mga NFTs yan, pwede natin niyang ibenta sa marketplace. Or pwede daw natin iswap papunta naman sa crypto. Hindi ko pa alam kung anong mechanics ng swapping na yan. Yan po yung pinaka-earning mechanics ng game guys. Yung pag-craft natin, tapos magbebenta tayo sa marketplace, tapos demand and supply. Pag mayroong bumili nito mga NFTs mo, kagaya nga nito, may mga character dito, may kita natin may mga presyo. At yung presyo na to is nasa polygon. Ibig sabihin ay diretso polygon pala ito no, pag nabenta mo. So in that sense, so demand and supply pa rin. Pag nakapag-craft ka ng mas demand sa market, ay syempre mas malaking kita mo. So collecting, crafting, fighting, at yun nga may play to earn mechanic kasi nga pwede mong ibenta yung mga nakukuha mo mga NFTs dito sa game. Yun guys, sana ba silang part ng roadmap? So andito na po sila sa Q2 2022, you know? At yun nga yung creation nila or itong ang papalapit nilang drop ng NFT. So first drop po nila ito at open beta nga Q2 ng 2022. Medyo matagal pa yung beta nito guys ha. Pero meron naman silang alpha ng Q1 2023. Pero ibig sabihin guys, mababa siguro yung investment mo kung early ka dito, diba? Pero syempre, dapat nyo malaman na matutulog yung investment ninyo. So kanya-kanyang investment naman natin to guys, ay maging responsible tayo no, sa mga investment naman natin. Ngayon guys, isa pa sa risk dito ay meron tayong team dito. Meron silang mga pangalan dito guys pero hindi ko maklik. You know? Wala silang mga link dito, hindi natin ma-search. So kasama yan sa risk ninyo. Kung ayaw ninyo yan, ay siguro mas maganda na wag na lang munang pumasok. Tignan nyo muna diba, hanggang mag-dock sila or what. Pero para sa mga information na yan guys, pasok kayo sa Discord nila. Yung Discord link naman nila, ilalagay ko naman sa description sa baba. At isa pa guys, itong ang pinaka-proud sila. You know? Itong ang naging partner nga sila itong Rarebo. Isa pa itong rarity website. You know? Dito natin makikita yung mga rarity ng mga NFTs natin. So yun po yung isa sa partner nila. At yun nga, ang technology nila, gamit nga itong Unity at nasa Polygon Network. So kung gusto nyo sumali guys, again, andito po yung Discord nila, ay andun po yung ibang mga information, you know? At make sure din na basahin nyo po itong white paper nila para pa sa ibang information about sa game. At iba pang sneak peek sa game, meron silang artwork dito at makikita nga natin guys, no? Pansin ko nga din kagad, ay quality naman yung work. Kahit sabihin natin concept design pa lang ito, ay quality naman yung nakikita nating trabaho nila dito sa mga artwork nila. So iba pang sneak peek ng dashboard nila, ito po, yan, magka-craft tayo. So ito parang baril na bone, you know? Yan, makikita nyo yung damage, ito yung mga resources. At yung kailangan mo ng energy, so may energy system din pala dito, you know? At yung time nga sa pag-craft. So pwede ka mag-craft kung ilan ba, meron din mga rarity pala itong mga resources na to. So ito po yung concept na interface nila. So iba pang concept art ng interface nila, ito po, mga weapons. Andito po, meron siguro itong iba-ibang mga elements yung mga weapons na yan para sa rock, paper, scissor na mechanics ng fighting game nila. Yan, makikita natin. Tapos parang may mga elements din, di ba? Tapos syempre, meron din yung mga rarity, yung mga weapons na yan. Tapos for battle naman, ito naman yung pinaka-interface o itong pinaka-sneak peek nila or concept nga nila ng game. Yan, kung maglalaban
na tayo pag naghanap tayo ng opponent. So match-match lang din, rock, paper, scissor. At possible guys, idle gameplay nga lang din po ito. Tapos interface naman natin sa mga characters guys, kagaya ng sabi ko kayo na, di ba? Meron tayong mga skills, ito po yung mga skills niya. Ito po yung pwede nating abangan na interface dito sa cellphone natin. Makikita natin yung mga button dito, ito naman yung mga skills, yan po. Meron tayong mga iba-ibang klaseng mga category din. Meron tayong magic, meron tayong power and science. So ito parang skill tree ito. So iba-ibang combinations ng skill yung pwede nating palakasin dito sa mga characters sa game. So yun po yung Arsenal Craft or itong AR Craft guys. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video na to. Sali po kayo dito sa giveaway nila guys ng mga whitelist spot or kaya nyo pang maabutan, di ba, itong remaining time na to. Syempre yung link ng Twitter na to ilalagay ko naman sa description sa baba. So join the first move to earn geotactic RPG nga. So kayo na po bahala guys. Nagbibigay lang po ako ng information about naman dito sa mga upcoming mga project. At ito nga nasa Polygon Network at baka nga magustuhan nyo itong mga ganitong genre ng mga NFT project lalo na dito sa play and earn space. So syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang NFT play and earn games. Pakalike na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!